kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa mga kinatatakutang pangalan sa lugar ng Zamboanga del Norte noong dekada 90, makapangyarihan, mayaman at makoneksyon. Siya, si dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Halosjos. Pumutok ang pangalan ng kongresista sa mga media noong 1996 nang ito'y inakusahan ng panggaga sa isang 11 taong gulang na batang babae. Kung kaya't noong January 17, 1997, si Halosjos ay naaresto sa Bagak, Bataan. Kaagad na ibinyahi ang kongresista at idinetain sa Makati City Jail. Kulang-kulang isang taong naging preso doon si Halosjos. Hanggang sa December of 1997, binabaan ng sentensyang guilty si Halosjos ng Makati Regional Trial Court Branch 62, 2 counts ng statutory at 6 counts ng acts of lasciviousness ang naging hatol sa kabastusang ginawa ng kongresista. Hindi nagpatinag si Halosjos sa naunang desisyon ng korte sa kanya, kung kaya't inakyat nito ang kaso sa Supreme Court. Pero nanindigan ng Korte Suprema sa naging desisyon ng lower court, kung kaya't mula Makati City Jail ay kaagad na inilipat si Halosjos sa New Bilibid Prison noong 1998. Habang nasa loob ng munti, ay inaasahan na magiging untouchable si Halosjos doon. Hindi kaya ng ibang presong pakialaman o galawin man lang si Halosjos dahil sa hawak nito ang ilan sa mga matitigas na mga presong tirador na nasa loob ng Bilibid na kaya siyang ipagtanggol sa kahit na anumang oras. Kahit na ito'y nakakulong na, ay nagawa pa rin itong tumakbo at manalo sa re-eleksyon noong 1998 at 2001. Hanggang sa pinal na ipinatupad ng Supreme Court ang pagkakakonvict ni Halosjos noong 2002, kung kaya tanggal na ang pangalan nito sa listahan ng mga miyembro ng House of Representatives, maliban sa danyos na nagkakahalaga ng 100,000 piso. 2 counts ng reclusion perpetua ang naging hatol sa kongresista para sa 2 counts ng statutory at karagdagang 90 taon naman bilang maximum na hatol ang sentensya para sa 5 count ng acts of lasciviousness. Kung ibabase lamang sa haba ng sentensya nito, ay siguradong mabubulok lang sa kulungan ng kongresista ay hindi na ito makakalaya pa. April of 2007, nagulat ang lahat ng mapabalitang malaki ang pag-asang makakalaya si Halosjos, bunga ng GCTA, dahil sa mga posibleng ikonsiderang mga bagay kagaya ng pag-uugali nito sa loob ng munti, mga iniindang sakit at pagkakaedad. Ayon sa administrasyon noon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na ang kaso ni Halosjos ay hindi rin naiiba sa kaso ng ilang mga presong may karapatan para i-commute ang haba ng kanilang sentensya. Kaya't noong December of 2007 ay nakalabas na ng Bilibid si Halosjos at kaagad itong lumipad patungong Dabitan City, Zamboanga del Norte. Pero kaagad naman itong ibinalik sa Bilibid noong January of 2008. Mukhang dumalo lang sa salo-salo para sa Pasko at bagong taon si Halosjos dahil hindi pa pala pinal na naaprubahan ang kanyang release order, March of 2009, sa bisa ng lagda ni Noy Justice Secretary Raul Gonzalez para sa conformity ng computation ng jail term ni Halosjos. Ang kongresista ay pinal ng malaya matapos ang 16 na taong pagkakakulong sa loob ng Bilibid. Salamat sa tinatawag na GCTA o Good Conduct Time Allowance 2013. Sinubukang tumakbo ni Halosjos bilang mayor ng Zamboanga City, pero kaagad na ibinasura ng COMELEC ang kanyang kandidatura dahil sa kanyang pagkakakonvict sa kanyang kaso noon, na agad namang sinang-ayuna ng Korte Suprema dahil sa alam nilang bawal ito sa batas. Kung kaya't matamlay ang pakiramdam ni Halosjos nang ito'y hindi na nakapagpatuloy pa sa kanyang planong bumalik sa politika. 2019, ayon sa Board of Pardons and Parole, kasama ang pangalan ni Halosjos sa 36 na mga dating convicted na mga preso na humihingi ng absolute pardon ng Pangulo para muling makatakbo o makaboto sa kahit na anong eleksyon sa ating bansa. Ang tanong,
May pag-asa kayang mabibigyan ito si Romeo Halosos? Ikaw, payag ka bang mabigyan ng absolute pardon si dating congressman Romeo Halosos? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.